formal nang inirekomenda ng IATF kay Pangulong Rodrigo Duterte na obligahin pa rin ang pagsusuot ng face shield sa mga saradong lugar tulad ng mga mall, kainan at pampublikong sasakyan. Yan ay matapos magdulot ng kalituhan ang magkakaibang pahayag ng mga opisyal ng pamahalaan tungkol sa face shield. Nasa frontline ng balitang yan, si Jenny Dongon. Sa bahaging ito ng Mandaluyong, kapansin-pansin na may ilang nakasuot ng face shield habang iba face mask lang. Marami raw kasi ang naguguluhan sa iba-ibang sinasabi ng mga opisyal ng pamahalaan kung mandatory pa rin ba ang pagsusuot ng face shield. Kahit po ma'am, kung ano po ba talaga ang susundin. Kung basta para sa akin na lang ma'am, tanggalan na lang po talaga dapat yung face shield po na yun. Kahit na yung face mask na lang pwede na po yun. Parang naghihinga lo, paghihinga. Yeah, it's really confusing kasi nga, nag-face shield. Pero kung yun naman sabi ng president at the same time, I know the president knows better. So, I don't think na kailangan pa ng face shield. It's really hassle. Kagabi, formal nang inirekomenda ng IATF kay Pangulong Duterte na gawin pa rin mandatory sa enclosed o indoor spaces ng mga ospital, eskwelahan at iba pang workplaces. Gayon din sa mga commercial establishments gaya ng mga kainan, malls at palengke. Dapat din daw ay naka-face shield kapag nasa public transport at terminal at sa mga lugar ng pagsamba. At habang hinihintay ang desisyon ng Pangulo sa rekomendasyong ito, mananatili raw na epektibo ang existing policy sa paggamit ng face shield. Kontrolado. Inilabas ang rekomendasyon matapos ang payag na ito ng tagapagsalita ng Pangulo. Ang sabi ni Presidente, the wearing of face shield should only be in hospitals. Na nag-ugat naman sa tweet kahapon ng Senate President Tito Soto na nagsasabing pumayag daw si Pangulong Duterte na dapat ay sinusuot lang face shield kapag nasa ospital. Na nauna na rin inanunsyo ni Treatment Czar Yusek Leopoldo Vega dahil di naman daw nakitaan ng mabilis sa transmission ng virus kapag nasa labas at walang kumpulan ng mga tao. Pero mismong Department of Health din ang nanindigan na magsuot pa rin dapat tayo ng face shield. Ayon kay Dr. Edsel Salvanya, miyembro ng DOH Technical Advisory Group, nariyan pa rin kasi ang banta ng mas nakakahawang Delta variant. There is preliminary data that even outdoors, increased ang transmission ng Delta variant by about 40%. So para sa akin, kahit pa sabihin nila na hindi na required ang face shield, lalo na with the threat of this Delta variant, nagamit pa rin po talaga ako ng face shield. I will recommend it because it is an extra layer of protection. At habang wala pa talagang pinal na desisyon sa usaping ito, siniguro ng PNP na wala munang hulihang magaganap sa mga hindi nakasuot ng face shield. Nagbabalita mula sa Frontline, Jenny Dongon, News 5.